Hello, 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 hello. Hello mga bata, kamusta kayo? Ako si Titoy, ang pambansang puppet. I love you. Tara na, tara na, tara na. Impact Online Sunday School time na. Yay! Sunday School. Ready na ba kayo? Good morning, kids! Welcome sa ating Impact Online Sunday School. Ako si Lordy at ako naman si Lovely at kami ang makakasama niyo today para sa ating Impact Online Sunday School. Pero bago tayo magsimula ay sasamahan tayo ng isa sa mga masisipag nating teacher, kaya tara, tawagin na natin si Teacher Michelle para sa ating prayer time. Hi kids, good morning. Before we pray, let's close our eyes, bow our heads, keep our hands together, and think about God. Let's pray. Lord Jesus, thank you po sa araw na ito na muli po kami nagsama-sama para makinig ng inyong salita. Lord, I pray na bigyan niyo po ng sapat na kaalaman ng mga batang ito para maintindihan at maunawaan nila, Panginoon, ang inyong salita. As we gather today around your name, Jesus, we pray that you would fill our hearts, our souls, and our minds. In Jesus' name, we pray and believe. Amen and amen. Maraming thank you, Teacher Michelle! Oh, teka, bago tayo magsimula, i-ready na ang katawan sa pagsayaw at ang boses sa pagkanta. Dahil oras na para sa ating music time! World's only home, send me out to know.
Grabe! Ang saya talagang sumayaw at kumanta. Lalo na kung para sa Panginoon. Ngayon naman, para sa memory verse muna, diba? Ay, oo nga no. Pero teka, nakapag-send nga ba sila ng kanilang mga memory verse videos last Sunday? Talaga? Tignan nga natin. John 14:23. Jesus answered, "If anyone loves me, then he will obey my teaching. My Father will love him, and we will come to him and make our home." John 14:23. Jesus answered, "If anyone loves me, then he will obey my teaching. My Father will love him, and we will come to him and make our home." John 14:23, Jesus answered, "If anyone loves me, then he will obey my teaching. My Father will love him, and we will come to him and make our home." John 14:23. Samuel 3:10, Samuel replied, "Speak, your servant is listening." 1 Samuel 3:10b, and Samuel replied, "Speak, your servant is listening." 1 Samuel 3:10b. 1 Samuel 3:10b, and Samuel replied, "Speak, your servant is listening." 1 Samuel 3:10b. 1 Samuel 3:10b, and Samuel replied, "Speak, your servant is listening." John 14:23, sumagot si Jesus, "Ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking ama at kami pupunta at manganahan sa kanya." John 14:23, Jesus answered, "If anyone loves me, then he will obey my teaching. My father will love him and we will come to him and make our home with him." John 14:23, sumagot si Jesus, "Ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Ibigin siya ng aking ama at kami pupunta at mananahan sa kanya." John 14:23, sumagot si Jesus, "Ang umiibig sa akin at tumutupad ng aking salita, iibigin siya ng aking ama at kami pupunta at mananahan sa kanya." John 14:23, sumagot si Jesus, "Ang umiibig sa akin ay tutuparin." John 14:23, Jesus answered, "If anyone loves me, then he will obey my teaching. My Father will love him, and we will come to him and make our home with him." John 14:23, sumagot si Jesus, "Ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin niya ng aking ama, kami ay pupunta at mamanayin niya." John 14:23, sumagot si Jesus, "Ang umiibig sa akin matutupad ang aking mga salita. Iibigin siya ng aking ama at kami pupunta at mamanahan sa kanya." John 14:23, sumagot si Jesus, "Ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking ama at pupunta sila at mananaan sila sa kanya." John 14:23, sumagot si Jesus, "Ang umiibig sa akin ay tumutupad sa aking salita at siya iibigin ng aking ama at kami pupunta at mananaan sa kanya." John 14:23, sumagot si Jesus, "Ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking ama at kami pupunta at mananahan
sa kanya. John 14 verse 23. John 14 verse 23. Jesus answered, "If anyone loves me, then he will obey my teaching. Father will love him, and we will become to him and make our home with him." John 14 verse 23. John 14 verse 23. Jesus answered, "If anyone loves me, then he will obey my teaching. Father will love him, and we will come to him and take our home with him." 14:23. Jesus answered him, "If anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him." Wow! Sobrang gagaling nyo pala mag-memorize ng mga verse. Ngayon naman, ititest namin kayo kung naalala nyo pa yung lesson natin last Sunday. Tara na, umpisaan na natin ang review time! Yan yung review time. Madali lamang ang gagawin. Magbibigay lang ako ng ilang statements. Sasabihin lang ninyo kung kayo ay approve o disapprove. Ano, ready na ba kayo? Game! Number 1, ang pagsunod sa Diyos ay nagpapatunay sa ating pag-ibig. Ang pagsunod sa Diyos ay nagpapatunay sa ating pag-ibig. Approve o disapprove? Kung ang answer mo ay approve, magaling! Number 2, ang pagsubay sa Diyos ay nagpapakita ng ating pananampalataya sa Kanya. Ang pagsubay sa Diyos ay nagpapakita ng ating pananampalataya sa Kanya. Approve or disapprove? Kung ang iyong answer ay disapprove, mahusay! Number 3, ang pagsunod ay ginagantimpalaan ng Diyos. Ang pagsunod ay ginagantimpalaan ng Diyos. Approve or disapprove? Kung ang iyong answer ay approve, very good na very good! Ang gagaling niyo naman! Very good na very good! Ang gagaling at sobrang husay niyo talaga mga bata. At alam niyo ang lesson natin. Talagang nakikinig at tinatandaan niyo ang bawat lesson natin every Sunday. Kaya heto na at hindi ko na patatagalin pa. Tawagin na natin si Titoy para sa ating rules! Rule number 1. Umupo ng maayos at maghanap ng komportable na pwesto. Yay! Rule number 2. Rule number 2. Makinig ng mabuti, huwag mag-ingay at mamaya na makipag-usap sa katabi. Okay? At rule number 3. Enjoy! Yay! Kamsahamnida, Titoy! Ngayon, simulan na natin ang ating Bible story time. Pero ngayon, mga kaipatids, meron tayong special guest. Isa rin siyang Sunday school teacher. Love na love niya ang magturo sa mga bata patungkol sa Diyos. Isa rin siyang Bible teacher sa isang paaralan. Ito na, kilalanin na natin si Teacher R.R.! Magandang umaga mga bata! Ako nga pala si Teacher RR. At ako ang makakasama ninyo ngayon para sa ating Bible story. Handa na ba kayo? Tara na't magsimula! May tanong lang ako sa inyo. Sino sa inyo dito yung
nakagawa na ng bagay na alam nilang hindi dapat gawin. Tulad na lamang ng di pagsunod sa utos ng kanyang mga magulang. O kaya na may nakikipag-away sa iyong mga kapatid. Ano sa tingin mo ang gagawin sa iyo ng iyong magulang kapag ikaw ay nakagawa ng mali? Marahil sasabihin mo na ikaw ay parurusahan o didisiplinahin ng iyong mga magulang. May mga panahon talaga sa buhay natin na kailangan tayong disiplinahin ng ating mga magulang upang maitubid ang ating mga pagkakamali, sapagkat tayo ay kanilang mahal. Kaya naman ang kwento natin ngayon ay patungkol sa isang anak na nakagawa ng pagkakamali sa kanyang ama. Inaasahan niyang paparusahan siya ng matindi ng kanyang ama. Pero tignan natin kung anong nangyari sa kanya. Ang ating Bible story ay matatagpuan sa Luke chapter 15 verses 11 to 32. Ito rin ay kilala sa story na pinamagatang The Prodigal Son. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang pagkukwento. May isang ama na may dalawang anak na lalaki. Sinabi ng bunso sa kanyang ama, "Ama, ibigay niyo na sa akin ang bahaging mamanahin ko." Kaya hinati ng ama ang ari-arian niya sa dalawa niyang anak. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang lahat ng minana niya at pumunta sa malayong bayan. Doon niya ginastos ang lahat sa walang kwentang pamumuhay. Nang maubos na ang pera niya, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain iyon at naghirap siya. Kawawa naman siya. Kaya, namasukan siya bilang tagapag-alaga ng baboy sa isang tagaroon. Sa tindi ng kanyang gutom, parang gusto niya nang kainin kahit pagkain ng mga baboy. Dahil walang nagbibigay sa kanya ng makakain. Marahil gutom na talaga siya. Nang pag-isip-isip niya ang lahat, sinabi niya sa kanyang sarili, "Sa amin, kahit ang mga utusan ng aking ama ay may sapat na pagkain at sobra pa. Pero ako rito ay halos mamatay na sa gutom. Babalik na lang ako sa amin at sasabihin ko sa aking ama, 'Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Gawin niyo na lang akong isa sa mga utusan ninyo.'" Kaya bumalik siya sa kanyang ama. Malayo pa ay natanaw na siya ng kanyang ama at naawa ito sa kanya. Kaya patakbo siya nitong sinalubong. Niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak sa kanyang ama, "Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo." Pero tinawag ng ama ang mga utusan niya. "Madali! Dalhin niyo rito ang pinakamagandang damit at bihisan siya. Lagyan ninyo ng singsing ang daliri niya at suotan ninyo ng sandalya sa mga paa niya. At kumuha kayo ng batang baka na pinataba natin at katayin ninyo. Magdiwang tayo dahil ang anak ko na akala ko'y patay na ay bumalik na buhay. Nawala siya pero muling nakita." Kaya nagsimula silang magdiwang. Samantala, nasa bukid noon ang anak na panganay at nagtatrabaho. Nang pauwi na siya at malapit na sa kanila, narinig niya ang tugtugan at sayawan sa bahay nila. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, "Bakit? Anong mayroon sa bahay?" Sumagot ang utusan, "Dumating ang kapatid niyo, kaya pinakatay ng inyong ama ang pinatabang baka upang ihanda. Dahil bumalik siyang ligtas at nasa mabuting kalagayan." Nagalit ang panganay at ayaw pumasok sa bahay.
Kaya pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapang pumasok. Pero sumagot siya, "Pinaglingkuran ko kayo ng tapat sa loob ng maraming taon at kailanman ay hindi ako sumuway sa mga utos ninyo. Pero kahit minsan ay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang batang kambing para makapaganda ako at makapagsaya kasama mga kaibigan ko. Pero nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong mga kayamanan ay pinagpatay niyo pa ng pinatabang baka." Sumagot ang ama, "Anak, lagi tayong magkasama at ang lahat ng ari-arian ko ay sa iyo. Dapat lang na magsaya tayo dahil ang kapatid mo na inakala nating patay na ay bumalik na buhay. Nawala siya, pero muling nakita." Ano ulit yung kasalanan ng bunsong anak sa kanyang ama? Tama, siya ay naglayas at ginastos ang mana na bigay sa kanya ng kanyang ama sa mga walang kabuluhang bagay. Naranasan niyo na bang bigyan kayo ng pera ng iyong magulang at sinabihan kayong ipunin o pag-isipang mabuti kung saan gagastusin ang perang ito? Tapos, ginawa niyo, inubos niyo lang ang lahat ng perang ito para ipambili ng mga laruang madali namang masira. Tandaan, kung tayo ay pinagkatiwalaan ng ating mga magulang, maging mabuting katiwala tayo. Ngunit, ano naman ang naging tugon ng ama sa kanyang bunsong anak na bumalik? Dali-dali niya itong sinalubong, hinalikan, at niyakap ng mahigpit. At ipinagdiwang ang pagbabalik nito. Grabe, no? Nagawa siyang patawarin ng kanyang ama. Ganoon na lamang siya kamahal ng kanyang ama kahit na siya ay may ginawang mali. Sa kabilang banda naman, ang panganay ay nagalit nang ipinagdiwang ang pagbabalik ng kanyang kapatid. Kaya naman pinaalala sa kanya ng kanyang ama na sila na may laging magkasama at ang kanyang ari-arian ay sa kanya rin. Ibig sabihin, wala dapat ikagalit o ikaselos ang panganay sa bunsong anak sapagkat siya ay mahal rin ng kanyang ama. Makikita natin sa kwentong ito kung gaano kamahal ng kanyang ama ang kanyang mga anak na kahit na lumayas ang bunsong anak, nandoon yung pagkasabik niya na makita muli ang kanyang anak. Ganon din sa atin ang ating Panginoon. Wala siyang pinipili. Kahit tayo ay makasalanan, minahal tayo ng Panginoon. Kaya nga ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan at ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At bilang tugon sa pagmamahal sa atin ng Panginoon, sa paanong paraan mo maipapakita na mahal mo rin ang Panginoon? Okay, nais ko ring tandaan niyo ang mga bagay na ito. Una, manatili tayo sa Panginoon. Kailanman hindi tayo iiwan ng ating Panginoon. Lagi lamang tayong manampalataya sa Kanya at manatili sa piling Niya. Huwag na tayong lumayo tulad ng ginawa ng bunsong anak sa kanyang ama. At huwag rin nating kakalimutan ng mga pagpapalang binigay sa atin ng Panginoon. Tulad ng paglimot ng panganay na anak sa mga ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Ikalawa, mahalin natin siya ng lubos. Nakita natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon sa kabila ng mga pagkakamali natin. Kaya naman mahalin natin ng lubos ang ating Panginoon at maaari natin itong ipakita sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, pakikinig ng kanyang mga salita at pagmamahal ng ating mga pamilya. Ikatlo, mamuhay ng naaayon sa kalooban niya. Kung alam nating may mga mali bagay tayong nagawa, ihingi natin ito ng tawad sa Panginoon
at tayo'y kanyang patatawarin. Huwag tayong mamuhay sa kasalanan, bagkus mamuhay tayo ng naayon sa kanyang mga salita. Ano uli yung tatlong bagay na gusto kong tandaan ninyo bilang tugon sa ating lesson ngayon? Manatili sa Panginoon, mahalin siya ng lubos, at mamuhay ng naaayon sa kanyang kalooban. Para naman mas matandaan natin ang lesson natin ngayon, narito ang ating memory verse na matatagpuan sa Unang Juan, Kabanata 3, Talata 1-8. Ito ang sinasabi, "Pag-isipan ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama sa atin. Tinawag niya tayong mga anak niya at tunay nga na tayo'y mga anak niya." Muli, basahin natin. Unang Juan, Kabanata 3, Talata 1-8. Pag-isipan ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama sa atin. Tinawag niya tayong mga anak niya at tunay nga na tayo'y mga anak niya. Sa English naman, 1 John chapter 3, verse 1-8. "Behold what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God." Muli, ulitin natin. 1 John chapter 3, verse 1-8. "Behold what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God." Naway marami kayong natutunan sa araw na ito. Tara't samahan niyo akong manalangin. Ipikit natin ang ating mga mata, iuko ang ulo, at itiklop ang mga kamay. Panginoon, maraming salamat po sa dakilang pag-ibig ninyo sa bawat isa sa amin. Tunay nga kami ay inyong minahal, kaya naman ibinigay ninyo ang inyong bugtong na anak na si Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo at nabuhay na muli upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga kasalanang nagawa namin laban sa inyo. Linisin niyo nga po ang aming mga puso at nawa ay mamuhay kami ng naayon sa inyong kalooban. Dalangin po namin na tulungan niyo po kaming mahalin ang aming mga magulang, ang aming mga kapatid at aming mga kapwa. At nawa, makita niyo rin po sa aming mga buhay na kami ay lubos na nagmamahal sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon, at ang lahat ng ito ay itinataas namin sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig, mga bata! Sobrang thank you, Teacher RR, sa bagong lesson na amin natutunan ngayong araw na ito. Itatatak namin yan sa aming puso at isip. Oh, mga ka-IPA kids, don't forget yung mga learnings na natutunan natin ngayong araw. Lagi natin i-keep sa ating mind at heart. I-share din natin ito sa iba para mas marami pa ang makakilala sa kabutihan ng Panginoon. Oh, paano mga ka-IPA kids? See you again next Sunday. Muli, ako si Lordy at ako naman si Lovely. Tandaan, lagi nating piliin magmahal dahil una tayong minahal.